Ilang bahay sa Commonwealth Avenue, Quezon City ang nadiskubring may illegal na koneksyon ng kuryente. Ang mga opisyal ng barangay agad itong pinutol. Nakatutok si Tricia Zafra, exclusive. Hinintay ng mga tanod ng Barangay Commonwealth Quezon City na dumilim bago akyatin ang bubong ng mga bahay at tuntunin ang mga illegal na koneksyon ng kuryente sa Grape Street, Purok Bay 6. Dito kasi malalaman kung sino ang mga nagnanakaw ng kuryente sa lugar. Pag nag-overload ng kuryente, magkakasunog. Pagkaputol sa isang jumper, ilang magkakadikit na bahay raw ang nawala ng kuryente. Nagtataka nga tayo kasi mostly may mga nahuli na kaming ganyan na double purpose. Merong legal sila. At meron din namang illegal. Pag namatay yung illegal, bubuksan lang nila, may switch lang din yung legal. Kaya hindi mo rin maano, may pakikitang bill. Nagturuan pa ang magkakapitbahay. Ang kanilang pagtuturuan natapos sa bahay ni Imelda Palapos. Ang pinagkukunan daw ng kuryente ng ilang taga roon. May naipakitang resibo ang may-ari ng bahay. Pero aminadong mali ang ginawa niyang pagsusupply ng kuryente sa mga kapitbahay kapalit ng buwan ng bayad. Sa totoo lang ma'am, talagang bawal yan. Pinagsabihan na talaga ako ng Meralco na bawal yan. Kaso nga lang sa sitwasyon namin dito, ganito ang katulad ng business namin, maingay, di ba? Kisama lang din po kami. Pwede namang sabihin natin doon sa mga taon, talagang pakikisama yung maging maayos ka Ang talagang pakikisama, yung turuan mo sila na maging legal. Huwag mong turuan na maging illegal. Inimbitahan na ng barangay si Palapos. Labag sa batas ang pagnanakaw ng kuryente. Pwedeng magmulta o makulong ang gagawa nito. Tricia Zafra, Nakatutok, 24 Oras.